Naku, Michael, syempre hindi. Bakit ko gugustuhin sirain ang magandang relasyon na binuo ng pamilya ko sa'yo sa mga nakaraang taon? Tanong ng mayor. Nabalitaan na ni Belinda ang tungkol sa presensya ni Michael sa North Hill, pero hindi pa niya nakikita ng harapan. Michael, tawag niya at sinulyapan lang siya ni Michael na parang hindi niya kilala. Binalik niya ang tingin niya kay mayor at sinabing, kung sino man ang maglalakas loob na saktan ulit sa assistant ko dito sa North Hill ay mararanasan ang galit ko. Naglakas loob ang mayor na hindi na muling umimik. Sino ka sa akala mo? Pakiramdam ni Belinda ay napakawalang halaga sa paraan ng pagsulyap sa kanya ni Michael. At siya ay nagalit. Hindi ka ba ipinadala sa labas ng North Hill? Maraming taon na nakakalipas dahil sa natigilan si Belinda. Family issue ito at hindi pwedeng ibunyag sa publiko pero muntik na niya itong ibuhos ngayon dahil sa naging reaction ni Michael sa kanya. Lumingon si Michael sa kanya at sinabing, go ahead. Nanggigigil si Belinda sa galit. Ako ang first lady ng Aleman family. Ngayon at wala ka namang posisyon sa pamilya Aleman. Alam nating dalawa ito. Si Tyrone lang ang tagapagmana ng pamilya ni Aleman. Huwag mong gamitin ang pangalan ng pamilya namin para umakto na parang isa kang makapangyarihang tao kahit nang malayo ka na maging katulad namin. Bibilhin ko ang wedding gown na yan para sa daughter-in-law ko. At wala kang magagawa. Hay nako. So may internal conflict ang pamilya ni Aleman. Bulong ng isa sa mga nanonood. Ang mayayamang pamilya na yon ay hindi laging may kapayapaan dahil ang kanilang mga anak ay laging gutom sa kapangyarihan. Dagdag pa ng isa. Gusto kong malaman kanino mapupunta ang wedding gown. Interesting, hindi ba? Sabi naman ng isa, ang pinaka-inaalala ko ay kung bakit sinundan ng Buenavista family si Mrs. Belinda at ang kanyang daughter-in-law dito. Nakapagtataka, hindi ba? Maraming tinatago ang mga mayayamang pamilya. Pero hanggang kailan nila maitatago ang sekreto ng kanilang pamilya? Malapit na nating malaman. Nagsaselos ka lang sa pinsan mo. Bakit hindi mo nalang hayaan sa asawa niya ang wedding gown? Parang hindi naman siya ikakasal ng personal assistant mo. Kaya bakit mo siya sinusuportahan? Galit na tanong ni Belinda. Nakangiting sabi ni Michael, ang alam ng lahat na si Tyrone Aleman ay ikakasal na kay Esmeralda. Ang hindi alam ng mga tao ay sa araw ding iyon ikakasal din kami ng personal assistant ko, si Miss Carmen. Nagulat ang lahat. Namayani ang katahimikan sa buong mall na kahit malaglag ang isang pin ay maririnig ito. Masyadong marami ang paghahayag na hindi nila lubos maisip. Ngayon sabihin niya sa akin, kung ito ay patas para sa atin, kung sinong unang nagbayad para sa wedding gown o kay Mrs. Belinda na dumating pagkatapos naming bilhin ito, ibinato ni Michael ang tanong sa karamihan. Oh my, hindi ba kababalik lang ni Mr. Michael sa North Hill 2 weeks ago, tapos ikakasal na siya kay Miss Carmen ngayon? So hindi mo alam, sabi ng isang matandang lalaki na isa sa mga nakamasidlang, na si Michael at ang babaeng yun ay magkasintahan. Sabi ng matanda, nagsalubong ang kilay ng dalawang nakarinig. Oh my, really? Kaya ba mabilis silang nagkasundo at ikinasal na? Ha, I see, bagay talaga sila sa isa't isa. Matangkad at gwapo si Mr. Michael at napakaganda din ng babaeng yun. Halos sumabaliw si Belinda nang marinig niya ikakasal ng babaeng ito na kamukha ni Eliza kay Michael. Nagbibiro ba si Michael? Samantalang si Tyrone ay nanonood ng live na video ng isa sa mga nanonood sa mall. At nang marinig niya si Michael na nagdeklara na sila ni Miss Carmen, ay ikakasal sa parehong araw na ikinasal sila ni Esmeralda. Galit niyang binaligtad ang mesa sa harapan niya. Nagplano ba si Miss Carmen na pakasalan ng kanyang pinsan at hindi man lang ito binanggit sa kanya? Matindi ang pananakit sa kanyang puso at sa sobrang galit ay naglabasa ng mga ugat sa kanyang noo at sa kanyang kamay. Shit you, Michael. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Si Tyrone ay kasing galit na isang demonyong pinagbawal sa impyerno. Makalipas ang ilang oras, bumaba si Eliza mula sa Land Rover ni Michael nakakaparada lang sa harap ng kanyang bahay. Pagkatapos niyang magmaneho, nagsimulang maglakad si Eliza patungo sa kanyang apartment na may dalang malaking bag sa kanyang kamay. Nang makarating siya sa harap ng pinto, nakita niya isang mahabang aninot kaganyang na pagtanto na may tao malapit sa kanya. Pagtingala niya, nakita niya si Tyrone na nasa harapan niya. Ang kanyang mukha ay malamig at masyadong mabagsik. Hi, bati ni Eliza. Nakatingin lang sa kanya ng blanco si Tyrone. Nagkunwaring hindi napansin ni Eliza matigas nitong titig at saka binuksan ang pinto nito.
Itinulak niya ang pinto pero naisip niya na magiging bastos kung maglakad siya papasok. Naiwan siya dito sa labas. Lumingon siya sa kanya at nagtanong, "Mr. Tyrone, nandito ka ba para makita ako?" "Sundan mo ko," Mariing sabi niya. "Saan? Kababalik ko lang galing sa mall at medyo pagod na ako," sabi ni Eliza. "Pagdating natin doon, malalaman mo," sabi ni Tyrone. Hindi man lang siya nagtatanong, parang inuutusan siya. Nang matapos siya magsalita, umalis siya sa apartment niya at dumiretso sa kotse niya. Nagtataka si Eliza kung anong kinagagalit niya. Naglakad siya papasok at binaba ang bag na dala niya sa loob. Pagkatapos ay lumabas din kaagad. Nilakang pinto at pumasok siya sa loob ng sasakyan. Nakabukas na ang pinto sa upuan sa tabi ng driver's seat kaya pasimpleng pumasok si Eliza. Pinandar ni Tyrone ang sasakyan at nagsimulang magmaneho. Mas alam ni Eliza na huwag umimik. Gusto niyang malaman muna kung anong kinagagalit nito. Maya-maya huminto ang sasakyan sa harapan ng isang sementeryo. Pinagmasdan ni Eliza ang pagbukas ng pinto at pumunta sa likod ng sasakyan. Bumaba si Eliza sa sasakyan at pinanood siyang lumabas sa isang malaking magandang bulaklak mula sa compartment ng sasakyan. Saka siya naglakad ng malayo sa sementeryo. Mula sa malayo nakikita niya itong nakaluhod at sa kamarahang nilapag ang bulaklak. Makalipas ang ilang segundo, nagsimula na siyang maglakad pabalik sa sasakyan. Lumayo ng konti si Alay sa sasakyan palapit sa sementeryo at nang makarating siya sa harapan niya, nakita niya kung gaano kalalim ang titig nito. "Mr. Tyrone, naguguluhan ako sa mga nangyayari. May maitutulong ba ako sa'yo?" Talagang naguguluhan si Eliza. "Nagpunta ako para parangalan ang libingan ng aking yumaong asawa," sabi ni Tyrone. "Oh, I'm sorry," nakiramay si Eliza. Pero nagtataka kung bakit siya dinala sa lugar na to. Bumuntong ininga si Tyrone at nagsimula maglakad patungo sa kinaroroonan ng kanyang sasakyan. Binuksan niya ang pinto at nilabas ang kanyang sigarilyo at lighter. Sumandal siya sa sasakyan at sinindihan ang kanyang sigarilyo, saka nagsimulang manigarilyo. Pasimple siyang pinagmamasdan ni Eliza na nagtataka. "Sobrang bigat ng puso ko. Pagod ng katawan ko sa pagdala nito," ani Tyrone habang naninigarilyo. Napabuntong ininga si Eliza tumalo kip-kip. "Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong problema mo, Mr. Tyrone?" "Ayokong ikasal ka kay Michael," sabi ni Tyrone. "Oh, yun bang kinagagalit niya?" Napaisip si Eliza. "Pero bakit siya magagalit dahil nagpakasal siya sa iba? May dahilan ba sa likod niyan?" tanong ni Eliza. "Ayaw mo rin akong ikasal kay Esmeralda." "Siguro ang parehong dahilan kung bakit mo ayaw mo akong magpakasal kay Esmeralda ay siya ring dahilan kung bakit ayaw kong ikasal ka sa pinsan ko," sabi ni Tyrone habang naninigarilyo pa rin. "Hindi na tayo nag-uusap pagkatapos ng huli nating pag-uusap sa phone. O baka naman alam mo na nagbago ng isip ko. Maaari mo na siyang pakasalan ngayon. Hindi ako yung tipo ng kaibigang pipigil sa pagtupad ng pangako mo kay Esmeralda," sabi ni Eliza. "Nagbago ng isip mo ha?" Napaisip si Tyrone at napabuntong hininga. Binaba niyang kamay at saglit na ibinaba ang ulo na parang may iniisip. Tinaas ng mukha niya at sinabing, "Kahit na, ayoko nang ikasal ka sa pinsan ko." "Bakit, Mr. Tyrone? Kung ano man ang issue mo sa pinsan mo ay dapat manatili sa inyong dalawa. Hindi dapat ako madamay dito," sabi ni Eliza. Nabitawan ni Tyrone ang sigarilyo sa kanyang kamay at sinabing, "Ako si Tyrone Aliman, ang pinaka makapangyarihan sa North Hill." "Alam ko yon. Pinipilit mo ba akong itigil ang kasal namin ng taong mahal ko?" sabi ni Eliza. Ang mga salitang taong mahal ko ay nagpasakit sa kanyang puso. Ang matinding sakit na naramdaman niya sa kanyang puso ay sobrang sakit. Galit na bumulong siya. "I hate you." "Same here, Mr. Tyrone." Masakit na napangiti si Eliza at umiwas ng tingin. "Hindi ba parang kalokohan lang na ayaw mo sa akin pero gusto mo ako maging kaibigan? Tapos ayaw mo din akong ikasal sa pinsan mo." Umiling si Eliza. "Uuwi na lang ba ako na mag-isa o ihahatid mo ko pa uwi? Sa power at influence na meron ako, pipigilan ko mangyari sa inyong dalawa," sabi ni Tyrone. "Kung mahal mo ko, sabihin mo na lang," sabi ni Eliza. Nakatingin sa mukha niya. Ngumisi si Tyrone at biglang yumakap sa bewang niya, saka siya diniin sa sarili niya. "Bakit ba ako nagkakaroon ng ganitong pakiramdam tulad sa namatay kong asawa? Kung ikaw talaga siya, sabihin mo na lang sa akin at huwag mo na akong saktan. Sana nga ako siya, kasi kung ako nga siya, mas alam kong alagaan mo ko. Pero ako si Carmen, ibang tao sa namatay mong asawa," sabi ni Eliza. "Ngayon gusto ko makilalang mga magulang mo. Saka ko lang mapapatunayang hindi talaga ikaw ang namatay kong asawa," sabi ni Tyrone.
Hindi yun inaasahan ni Eliza, kaya't biglang nabagabag ang kanyang puso at nagsimulang mag-isip ang kanyang utak ng mga idea kung paano tatakasan ang sitwasyong ito na kabibigay lang sa kanya ni Tyrone. Wala sa North Hill ang mga magulang ko, sagot ni Eliza. Hindi niya inisip na magkalapit lang sila at pwede niyang yakapin ito. Nakaramdam pa siya ng init at kaginhawaan sa piling nito. Nasaan sila? Kung nasaan man sila sa mundong ito, gusto ko makilala sila, sabi ni Tyrone. Pakakasalan mo ba ako? Akala ko'y magkaibigan tayo. Bakit mo gusto makilala ang mga magulang ko? Tanong ni Eliza. Hinalikan siya ni Tyrone sa noo. Bigla saka tumingin sa maliit at cute niyang mukha. Ang makilalang magulang mo ang tanging paraan para makumpirma ko ang tunay mong pagkatao. Pagkatapos namin ikasal ni Michael, ihahatid kita sa parents ko, sabi ni Eliza. Bigla siyang kinabig ni Tyrone at binagsak siya sa kotse. Saka bahagya pang diniin ang katawan nito sa kanya. Tigilan mo ng pakikipag-usap tungkol sa pagpapakasal sa bastardong yun. Malakas ang boses niya na parang mabibiyak ang katawan niya. Natakot si Eliza sa kanya. Mukha siyang handang pumatay. Bakit? Masakit para sa kanyang pagpapakasal niya kay Michael. Bakit? Tiningnan lang siya ni Eliza na may takot at hindi na umimik. Baka patayin siya at ilibing dito. Dahan-dahan humiwalay sa kanya si Tyrone at umatras ng ilang hakbang. Siya ay nagagalit ng husto habang inaalala ang kanyang mga childhood memories kasama si Michael at ang kanyang ama. Kung ipagpapatuloy mo ang kasal, sisirain kita, galit niyang sabi. Sinadya niyang bawat salitang sinabi niya. Umayos si Eliza sa nakatayong posisyon at humalukip-kip. Bumuntong hininga siya at nagtanong, kaya hindi ako pwedeng magpakasal sa taong magiging masaya ko dahil lang sa kaibigan kita. Sus, pananakit to. Pinahayag ni Eliza ang kanyang pagkadismaya. Sa totoo lang, ayoko na makipagkaibigan sa'yo, sabi ni Eliza. Sige, ayoko na rin makipagkaibigan sa'yo. Sinanyasan siya ni Tyrone na lumayo sa kanyang sasakyan at lumayo siya. Pumasok siya sa loob ng kotse niya at pinandar ang ignition ng sasakyan. Binaba niya ang bintana at sinabing, isa pa, ipapatapon kita kasama ng bastardong yon sa North Hill. Nabalot ng takot ang puso ni Eliza nang marinig niyang sinabi nito. Meron ba talaga siyang kapasidad na palisin ng kanyang pinsan sa North Hill? Akala ko pareho silang makapangyarihan. Hindi ba pareho sila nagdadala ng apelyidong Aliman? Halos itaboy na ni Tyrone ang galit pero naalala niyang araw na pinaalis niya si Eliza ng galit para lang maging biktima ito ng kidnapper. Gaano man siya kagalit, dapat lagi siyang maayos at makatuwirang mag-isip. Pumasok ka na sa kotse, ihahatid na kita pa uwi. Hindi na kailangan, hindi naman na tayo magkaibigan. Dinala kita dito kaya responsibilidad kong ibalik ka sa bahay mo, Miss Carmen, sabi ni Tyrone. Masyadong mapanganib ang lugar na to, mas mabuti pang ihatid niya ito pa uwi. Pumasok na siya sa loob ng kotse niya at nagsimula na siyang magmaneho. Nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa pagitan nilang dalawa sa sumunod na 50 segundo na umaandar ang sasakyan. Masyadong tense ang atmosphere sa loob ng sasakyan kaya tuyong-tuyong lalamunan ni Eliza kahit gaano kalamig ang sasakyan. Mr. Tyrone, sinulyo pa ni Eliza ang kanyang galit pero gwapong side profile. Nag-research ako ng konti tungkol sa yumaumong asawa at isa sa mga nalaman ko ay tiniyak niya sa sarili niya na hindi kanya mapapatawad hanggat hindi mo siya mahal. Ang mahalin siya ang tanging gantimpala na gusto niya para sa sakit na ginawa mo sa kanya sa nakaraan. Paano ko siya mamahalin kung patay na siya? Dapat na natili siyang buhay at tingnan kung mamahalin ko ba siya o sa huli ay hindi. Nasasaktan ako at sinusubukan ko lang nabuuhin ang sarili ko. Talagang matatagal ang mangyari to at saka lalo lang akong magagalit. Sa nakikita mo, natatakot ako ma-inlove lang. Baka masaktan ko siya sa tuwing nagagalit ako. Inayos ko din ang sarili at ugali ko at matatagalan pa yon. Bakit ka nga pala nagre-research tungkol sa dati kong asawa? Parang interesado ka sa kanya. Tanong ni Tyrone, kamukha ko siya at alam ko maraming tao sa iba't ibang okasyon ang malinlang sa isipan na ako siya. Nag-research ako para malaman ng lahat tungkol sa kanya. It's harmless research, sagot niya Eliza. Nabawasan ang tensyon sa pagitan nila. Sa tingin ko kailangan mo pagtuunan ng pansin ng galit mo, Mr. Tyrone. Sobrang nakakatakot eh. Dagdag ni Eliza pero hindi umimik si Tyrone. Hindi ako makakadalo sa kasal niyo ni Esmeralda. Dahil sa mismong araw na yun din ako, ikakasal kay Michael. I'm sorry. Nanatiling tahimik si Tyrone at ng mga tuwiran si Eliza ng ganon, tila hindi maganda ang kanyang kalooban. Hindi na ito nagsalita. Miyamay huminto ang kanyang sasakyan sa harap ng kanyang bahay. Muling nagsalita si Eliza.
Mr. Tyrone, madalas kang may kasamang escort kung saan mo gustong pumunta. Bakit bigla ka nagmamaneho na mag-isa ngayon? Hindi masyadong delikado para sa'yo? A dead man is not scared of death, sabi ni Tyrone at binuksan ang pinto sa tabi niya. Makakababa ka na, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng araw na ito, hindi mo na ako makikita. Ang mga huling salitang iyon ay minakpakalaking kahulugan na nagpataas ng balahibo ni Eliza. Anong ibig mong sabihin? At bakit mo sinasabing dead man ka? Siyempre may pakialam sa kanya si Eliza. Minahal naman niya ito. Pero kailangan niyang itagong nararamdaman hanggang sa matiyak niyang mahal siya rin ito. Noon lang niya may sisiwalat sa kanya na siya talaga si Eliza. Tumigil na ako sa buhay. Simula nang malaman kong manlulokong unang asawa ko. Ganito na talaga ako, Miss Carmen. Kung ang mga taong malalapit sa akin, lalo na matay kong ina ay nagkukwento sa iyo tungkol sa pagkatao ko nung buhay pa ang unang asawa ko, matutuwa ka sa akin na sobra. Alam mo ba na hindi lang nadudurog ang puso mo kapag broken-hearted ka? Mabubuhay ka lang bilang isang anino ng iyong tunay na sarili. Tyrone, sabi mula sa isang mapait na puso, you don't deserve a man like me. Hindi ako karapat dapat sa'yo. Ngayon na iniisip ko to, kung magiging close tayo, wala akong kakayahang pasayahin ka. Sakit lang ang kaya kong idulot sa'yo. Masakit na napalunok si Tyrone kung pasasayahin ka ng pinsan ko. Pakakasalan mo siya. Hinayaan ko na magpahinga ang puso ko. Bumagsak ang mga luha mula sa mga mata ni Eliza nang marinig niya itong nagsalita. Gaano kawasak ang lalaking yun? Pinatong ni Eliza ang kanyang kamay sa kanyang kamay habang nakatingin sa kanyang asul na mga matang puno ng hapdi, dalamhati at sakit. Mukhang may masamang nakaraan kayo ng pinsan mo. Gusto mo bang sabihin sa akin ang tungkol dito? Tanong niya. Lumabas ka na sa kotse ko, Miss Carmen. Sabi ni Tyrone na muling napalitan ng galit. Hinahamon kitang palabasin ako dito. Sabi ni Eliza at biglang dinin ang katawan nito sa kanya. Ang mga kamay nito yumakap sa kanya. Naramdaman ni Eliza na parang may likidong bumagsak sa kanyang leeg. Dahil ang ulo nito'y nakapatong sa kanyang dibdib, tinaas niya mukha sa mukha niya at nakita niyang isang patak ng luhang dahan-dahang pumapatak mula sa asul nitong mga mata. Umiiyak ba ang mga lalaki? Napaisip si Eliza. Maraming beses na nakakita ng mga babaeng umiiyak si Eliza. Pero itong unang pagkakataong makakita siya ng luha sa mukha ng isang lalaki. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang katawan, nakaramdam ng awa sa ama ng kanyang mga anak. Aalis na ako, Mr. Tyrone, sabi ni Eliza at pasimpleng tumango si Tyrone. Lumingon siya sa pinto, tinulak at lumabas. Nilinis si Tyrone ang nag-iisang patak ng luha sa kanyang mukha. Kahit na hindi niya gustong paraan na nakita ni Eliza ang mga luha sa kanyang mukha dahil ito'y nagpapahina sa kanya sa harap niya. Pero ito'y hindi niya mapigilan. Bigla siyang nakakita ng kakaiba mula sa isang mataas na bahay. Parang may nakatutok na mahabang baril sa hinahanap niyang direksyon ng baril. At napansin kay Eliza ito nakatutok at kinabahan siya. Nang makitang ikakasana ng lalaki ang baril, tinulak niyang pinto ng sasakyan at tumakbo patungo sa kanya. Hinarangan niyang katawan nito. Malakas na tumagos ang bala sa kanyang likod at umubo siya ng dugo. Nanginginig ang kamay habang nakaluhod. Nagulat si Eliza sa nangyari. Lumingaling nga siya sa paligid at nakita niyang lalaking nakabaril na tumatakbo. Palayo gamit ang kanyang malaking baril. Sa parehong segundo, nakita niya si Tyrone na nakaluhod na umuubo ng dugo. Napagtanto niya na si Tyrone na nakatanggap ng bala para sa kanya. Tyrone! Napasigaw siya ng malakas. Niyakap niya ito ng mahigpit kasabay ng pag-agos ng luha sa kanyang mukha. Ang kapitbahay ni Eliza na nakakita sa kakilakilabot na eksenang ito ay agad na tumawag sa ambulansya. Tyrone, bakit mo ginawa to? Hindi ka dapat mamatay, sabi ni Eliza kasabay ng pagbuhos ng mga luha sa kanyang mukha. Gustong magsalita ni Tyrone pero imposibleng makapagsalita man lang siya. Napayuko siya at nagsimulang magpumiglas nang idilat ang kanyang mga mata. Please, niyugyug ni Eliza ang balikat niya. Please, stay alive. Please, taimtim niyang pakiusap. Hindi nagtagal ay dumating ang grupo ng ambulansya at binuhat si Tyrone. Lumapit sa kanya si Logan, kapitbahay ni Eliza at ang taong tumawag sa ambulance team. Mahal na mahal ni Logan si Eliza at napaiyak si Eliza sa mga balikat niya. Sabi niya habang nanginginig ang mga labi niya. Siya ang nabarilinis na ako. Nakayakap lang si Logan sa kanya pagkatapos ay inakay siya nito sa loob ng kanyang bahay. Pagkaupo nilang dalawa, nilinis ni Logan ang mga luha sa mukha ni Eliza. Pero mas maraming luhang walang tigil sa pagpatak. Natatakot ako, takot na takot. Paano kung...
Natakot si Eliza na mamatay si Tyrone. Kung mangyayari yun, mahirapan silang mabuhay kasama ng kanyang mga anak dito sa North Hill. Isa pa, ayaw niya isipin ang sakit na mararamdaman niya sa pagkawala ng lalaking mahal niya. Kailangan mo tatagan ang loob mo, Eliza. Asahan natin ang magandang balita. Pagpapasigla ni Logan. Si Tyrone ay inihatid pa uwi sa kalagitnaan ng gabi ng kanyang head guard. Nang makauwi siya, tumawag siya kay Benji at sinabihan siyang imbestigahan kung sinong bumaril ng baril. Pinagkrus ni Tyrone ang kanyang dalawang hita at nagtaka kung bakit napakaraming taong gustong tumapo sa buhay ni Eliza. Siya ang may maraming kalaban, kaya siya dapat ang hinahanap ng tao, hindi si Eliza. Tiniyak niya sa sariling alamin kung sino sila. Tumawag si Tyrone kay Eliza, tagal niya itong sinagot kahit na hating gabi na. Mr. Tyrone, ikaw ba yan? Nag-aalala ang tanong ni Eliza. Oo, sobrang sakit na likod ko pero natutuwa akong buhay ako. Pwede bang pumunta ka sa mansion ko at samahan mo ko sa mga natitirang oras ngayong gabi? Mapapawi nito ang sakit. Mahina ang pakiusap ni Tyrone. Sure, pero paanong asawa mo? Tanong ni Eliza. Huwag mo siyang isipin. Ipapadala ko mga guard ko para sunduin ka. Sabi ni Tyrone at pagkatapos sumagot si Eliza ng okay. Binaba niyang tawag, agad niyang inutusan ng head guard na pumunta at sunduin si Eliza. Pumasok si Eliza sa mansion makalipas ang ilang oras at nang makarating siya sa sala, umatras sa mga gwardiya pabalik sa kanilang base. Alam na ni Eliza kung nasaan ang kwarto ni Tyrone, pero kung pupunta siya doon kaagad, nagtataka siya kung paano niya nalaman at maaring maging kahina-hinala, kaya kinuha niyang phone niya para tawagan siya. Sino kayang tao nagplanong tapusin ang buhay niya? Hanggang kailan kaya itatago ni Eliza ang tunay niyang pagkatao kay Tyrone? Umiibig na ba si Tyrone kay Eliza? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.